Good morning po, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan at syempre po kakwentuhan po namin dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat po sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Syempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong. Halos everyday kami po ay nag-upload, kami po ay tumutulong, nagbibigay po ng assistance sa mga kaibigan na namumblema po sa problemang relasyon. Today mga utol ay tatalakayin natin kung kayo po ay nasa situation kung saan kayo po ay parang nagme-message, kayo po ay nagte-text, nagcha-chat, or even tumatawag. Pero hindi po kayo nire-replyan. Ipapaliwanag po natin kung ano ang mga kadahilanan nangyayari at ano ang dapat nating gawin. Pero bago po yan, bago po tayo dumiretso, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Welcome back po, bago po tayo mag-proceed. Nice ko po muna sanang mag-invite na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin, mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nice po akong makausap sa isang one-on-one coaching, yung aming PTV Life Coaching Services, yung helpline po ng Papong TV, ay dito nyo rin po ako pwedeng maabot. Mag-iiwan po tayo ng link po sa ibaba para maging mas mabilis at maayos po ang ating koneksyon. Doon nga po sa usapan na kung halimbawang kayo ay nag-i-strive, doing your best, tine-text natin, tinatawagan natin, chinachat natin, at wala po tayong nakukuhang sagot. Technically, para ka pong nakikipag-usap at para ka pong nagme-message sa isang pader. Ipapaliwanag ko po sa inyo mga kapatid. Lang ex natin, most probably, ay hindi naman po talaga galit sa atin. Hindi naman po talaga ayaw sa atin, mga kapatid. Ay para maiwasan din po natin mag-overthink paminsan-minsan, isipin din po natin, ay maaaring hindi naman po talaga ayaw ng ex or taong nag-reject sa'yo. It's just na hindi pa po niya na-feel, mga kapatid. Dahil alam naman po natin, if a person is hindi po komportable sa'yo, syempre hahanap po siya ng situation or certain people, mga utol, na mas komportable siya, wherein mamamaximize po niya yung kanyang panahon at interest. Kadalasan naman po kasi in nature, alam naman po natin na ang ex natin ay nag-a-adjust din. Sigurado akong nasa healing process at nakakaramdam po ng stress, problema, toxic mga kapatid at pressure. At kung halimbawa nga pong pipiliin niyang mag-reply po sa atin, ay maaari pong sineset aside niya at wala po sa plano at isip niya mga kapatid. Dahil nga po siya po ay nagfo-focus dun sa healing process at maging positivity nga po yung connection or maging comfortable siya, ay umiiwas po siya sa distraction. Natural kasi na nakakasira ito mga kapatid at alam niya na if ever na gagawin niya ay madadrag or mahihila po siya pabalik dun sa nakasira sa inyo or technically nga po yung situation yung dalawa, which is yung breakup mga kapatid. Kaya ang tendency po ng kahit po sino ay talagang iiwas po sa mga ganitong pangyayari. Tulad nga po ng sinabi ko, ang ex po natin sa kasalukuyan ay hindi po komportable sa atin mga utol. Nakikita po niya tayo na kamakailan lang ay yung taong nakasama o nakahiwalayan nga po niya. Technically mga utol, kabe-break nyo lang po. So iba po ang tingin sa atin. Generally, taong nagbit-bit o nagdala nga po sa kanya sa emotional stress na nararamdaman niya ngayon at breakup. Surprisingly, kadalasan din po sa mga ex natin, most of us will not definitely believe mga kapatid, pero mga ex natin ay nagkakaroon somehow ng satisfaction kung nakikita po nila kayo na parang medyo nahihirapan or halimbawa nga pong hindi niya nire-replyan. Dahil most dumpers, alam naman po natin na matataas ang pride. They feel na sila po ay pinaka-importante sa buhay mo sa mga oras na to. Gustong-gusto po kasi nila na nararamdaman po nila yung control. Kaya nga po pagkahalimbawang ginagawa nila ito, nakikita nila na kayo ay lumalapit, pinupursue nyo siya, nipili po nila na wag na lang mag-reply at manahimik. Dahil mas makakapag-isip po sila na mabuti at nakakaramdam nga po sila ng satisfaction kung hindi po nila gagawin. Dahil ang pakiramdam nga po nila, kontrolado nila kayo. They are not interested kung ano ang ino-offer at inilalapit mo po sa kasalukuyan mga kapatid. Plus,
yung situation na hindi po sila komportable sa nararamdaman at nakikita po nila sa atin sa ngayon. Mga ganito ay gusto nila mag-focus sa sarili nila at gusto rin po nilang yun ang gawin natin. Kaya it will always be better na ipaibaya po natin, ibigay po natin muna yung pananahimik at paglayo, mga utol. Dahil sabi ko nga po, yun ang gusto nilang gawin at gusto nilang makaramdam ng respeto, mga utol. Importante ito, hindi lang po dahil sinasabi ko dahil yun ang nararapat, mga utol. Dahil kailangan po nating ma-stabilize at kailangan mawala muna yung pakiramdam nila, yung pressure na iniisip nila. Kadalasan dyan, mga utol, yung mga emotional guilt, yung mga galit, and also yung sinasabi ko nga na parang pakiramdam nila na parang gusto po nilang masatisfy sa mga bagay-bagay. Kapatid, ang ex mo, tulad nga na sinabi ko, they also wants to recover. Gusto rin po nilang makahil, mga kapatid. Gusto rin po nilang magbago. Gusto rin po nilang makakita ng mga changes. At syempre po, makaalis nga po dun sa stress ng breakup. So habang nararamdaman kanya, mga utol, ay parang nadadrag. Hinihila po natin pabalik sa isip niya. Lagi ko nga pong sinasabi na kung gusto mong isipin ka ng isang tao, ay kailangan completely mawala ka po sa harapan ng mukha niya. Kailangan po ay hindi ka na niya nakikita, and of course, dapat po emotionally, physically, mentally, ay hindi ka po muna niya nararamdaman, kapatid. General rule sa isang relationship, which most probably ay alam naman po natin, na di ba po kung sino ang dumper, kung sino po ang umalis, kung sino po ang lumabas, dapat po siya ang unang bumalik, siya ang unang humanap, and siya din po dapat ang unang mag-reach out. Isang paraan po kasi ito, mga kapatid, para immediately, effectively, ang dumper mo o taong nag-reject sa'yo ay makaramdam muli ng respeto. At kung mangyayari nga po yan, mga utol, ay mawawala at ibabalik din po niya yung ninakaw po niyang power. Kasi sa totoo lang po, ang pakiramdam niya ngayon ay tayo ang may kailangan sa kanya. Kaya ang pakiramdam niya, siya po ang may karapatan. Kaya if ever, mga utol, na ito po ay biglang ipagdadamot mo po sa kanya at aalisin, mararamdaman po niya na wala po siyang karapatan dito at ibabalik din po niya yan sa inyo. Kasama na po ang respeto. Kapapong, alam ko po na ikaw ay medyo nababother, nagpapanik, nag-aalala, natatakot. Dahil wala tayong nakikitang actions, wala tayong nararamdaman, ni wala tayong naririnig na nangyayari sa ex mo. Pero tandaan po natin, read between the lines, mga utol. On the other side of the coin, tingnan natin ang nangyayari. Ang ex mo ay ini-ignore ka, hindi ka nire-replyan, hindi ka iniisip. Imbis na mag-isip ka ng mga negative things na pwedeng nangyayari, pag-aralan mo mabuti. Bakit niya ginagawa ito? Kaya nga po sinabi ko, ito po ay nangangahulugan ng ex mo ay deeply attached po sa atin, mga utol. Dahil in most cases, kung ang tao, ex halimbawa po, ay wala nang pakialam sa atin. Or let's say positively, nag-move forward na, masaya po sa kasalukuyan. Di ba po, some of them, or sabihin na natin most of them, will be friendly, mga utol. Kakamustahin ka dahil kumbaga wala na silang dinidibdib feelings na pinagdadaanan. So magiging maluwag po ito sa kanila. Pero kung simpleng response lang naman sa simpleng tanong mo, mga utol, ay hindi po niya magawang pagbigyan ka. So meaning to say, mga utol, katulad din po ninyo, siya po ay nagpapagaling. Kailangan din po niyang mag-improve. Kailangan din po niyang makamove on or makamove forward. Teka po. Baka alam ko, marami po ang natatakot dyan sa salitang nagmo-move on ang ex mo. Pero sa totoo lang po, pag siya po ay umalis doon sa masamang emotions na mga pinagdadaanan niya, naka-move forward na po siya doon, mas makikita po niya kayo ng clear. Mas makikita po niya kayo positively, mga utol. At mas makikita po niya ang inyong halaga, kapatid. With those anger, guilt, emotional distress, uncomfortable feelings, mga utol, ay lumalabo po niyang makita ang mga dating nagagawa niyo sa kanya. Kaya madalas sinasabi natin na bakit po hindi niya napapansin o hindi na po ba niya naaalala yung mga nagawa ko sa kanya, mga support, mga time and effort na binigay ko po sa kanya. The reason is, ito po ay natatakpan. Kaya mas mabuti po, nalayuan po muna natin ang ex natin at huwag nating dagdagan. Bigyan niyo po siya ng time and space, pabayaan niyo po siya dahil sabi ko nga po sa inyo, ang ex mo ay nag-heal din po ng breakup. Huwag tayong matakot na baka pag siya po ay na-heal, ay tuluyang mawala na siya sa atin. Bagkos, tingnan niyo, mga kapatid, dahil pag siya po ay na-heal, mas makakapag-isip po siya ng mabuti at mas mabuti nga po niyang makikita ang relasyon niyong dalawa.
Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Suportahan po natin yung mga YouTuber po na Pilipino at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.